Halos isang linggo na ang lumipas simula nang makarating ako ng Maynila. Nakakulong lang ako sa isang kwarto dahil ayaw nila akong palabasin hanggat hindi ko ginagawa ang gusto nila. Nagsinungaling sa akin si tita. Dinala niya ako sa isang club at hindi ko na siya nakita hanggang ngayon. Nasusuklam ako rito. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang respetuhin sa oras na magkita kaming muli. Napabuntong hininga ako kasabay ng pagpasok ng isang babae. Base sa kanyang kasuotan, ay dito siya nagtatrabaho. Naiiling itong lumapit sa akin. Kung ako sa iyo, hindi ako magkukulong dito dahil sayang ka. Alam mo ba ang pwede mong kitain? Nakapamewang na asik niya. Ni hindi man lang ako nagkaroon ng interes. Hindi ko kailanman gagawin ang nais mo. Ani ko sa kanya at tumalikod sa kinahihigaan ko. Ay, ganyan din ako nung una. Iniwan din ako ng nanay ko dito upang pagkakitaan. Pero sa kadahilan ng walang magawa, ay sinunod ko rin ang gusto nila. Narinig ko ang paghila niya sa upuan malapit sa pwesto ko. Nanatili ako nakatalikod at ni hindi ito binalingan. Shaira ang pangalan mo, hindi ba? Iniwan ka na ng tiyahin mo dito at pinagbili ka na. Kaya kung ako sa'yo, mag-iipon ako ng pera. Nakakalungkot mang isipin ay pera lamang ang katapat ng aking mismong kamag-anak. Pero kung tutuusin ay wala namang lugong nanalitay sa amin. Kumbaga ay naging tita ko lang ito nang dahil sa aking ama, ang stepfather ko. Tutulungan kitang makatakas dito kapag nakapag-ipon ka na. Akong bahala sa'yo. Mabilis akong humarap dito dahil sa sinabi niya. Paano naman ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan ka? Tanong ko na may kasamang pagdududa. Kung sa palagay mo ay libre ang pagtulong ko sa'yo na makatakas ka, ay sinasabi ko sa'yo may kapalit yun. Kaya dapat, simulan mo nang mag-ipon at babayaran mo ako sa pagtulong ko sa'yo. Tumayo siya at may kinuha sa kabinet na isang damit. Hawak ang isang pulang bestida ay nakangisi itong humarap sa akin. Kung ganon, sinasabi mo na samuyan muna ako dito para makapag-ipon? Tumayo ako at humarap dito. Oo, wala namang mawawala sa'yo kung sasayaw ka. Meron din namang mas dyan kung nais mo itago ang iyong pagkatao. Idinikit niya sa katawan ko ang nilabas niyang damit at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Bagay sa'yo ang pula dahil maputi ka. Sumama ka sa'kin. Bibihisa na taayusan kita. Nagbaba ako ng tingin. Ni minsan ay hindi sumaki sa isip ko ang magtrabaho dito. Kahit salat kami sa pera ay malinis ang pagkatao ko. Pero sa pagkakataong ito ay parang hahamunin ako ng matinding pagsubok. Nais ko mantakasan ang lugar na ito ngunit hindi ko magawa. Sa sobrang dami ng bantay at halos may armas silang nakatago sa kani-kanilang kasuotan, ayokong mapahamak ako. Dahil paniguradong mag-aalala ang aking ina. At iyon ang ayaw kong mangyari. Sumunod ako rito nang lumabas siya. Hanggang sa makapasok ito sa kabilang silid na halos mga kolorete sa mukha ang tatambad sa iyo. Kita ko ang refleksyon ko sa malaking salamin at halos kaawaan ko ito dahil sa matinding dulot ng kalungkutan at pangamba. Uy, magbihis ka na kung nais mo sumayaw. Ano mang oras ay maghahanap na ng babae ang mga customer? Napapalunok akong nag-iwas ng tingin. Ngunit nang mapansin niya ako, ay muli siyang lumapit sa akin. Just try. Walang mawawala. Gaya ng sabi ko, tutulungan kita. Don't worry. Pero hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Masasanay ka rin. Inilahad niyang muli sa akin ang damit. Naiiling kong kinuha iyon dahil nais ko nang umalis dito. Kung pera lang naman ang kailangan niya upang tulungan ako, ay gagawin ko na. At sa oras na makalabas ako sa impyernong ito, ay didiretso na ako pauwi patungong probinsya. Sobrang sin naman ito. Wala ba riyan ang mas mahaba ng bahagya kaysa rito? Reklamo ko. Pilit na hinihila pababa ang laylayan ng bestida. Fitted dress ito na kulay pula. Pag hinila mo pababa, lilitaw ang dibdib mo. Pagpataas naman, parang masisilipan ka na. Anak ng tokwa! Hindi ko pinangarap maging GRO ng club. Peste! Kahit sa bahay, hindi ako nagsusot ng sando o kahit na anong maliit na damit.
Pwede na nga akong tawagin Maria Clara sa sobrang pagkamadre kong malamit. Lumabas ako nang hindi siya sumagot. Nang masilayan niya ako ay para itong nakakita ng multo dahil sa pinakita niyang reaksyon. Ay wow! Sabi na nga ba magaling ako mamili ng damit? Tunay ba yung dibdib mo? Pinisil niya iyon. Kaya halos nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Ano ba? Naiilang na nga ako sa suot ko eh. Singhal ko. Napangiwi siya. Akin yung mask. Mataray nitong inilahad ang mask na susuotin ko. Natasha nga palang pangalan ko. Anas niya. Tinanguan ko lang ito. Maganda ka, Shaira. Napaka-sexy mo. Paniguradong hindi papayag ang mga customer na hindi ka lang matable. Dugtong niya pa. Di ba pagsasayaw lang ang gagawin ko? Hindi ako sanay na may katabing lalaki sa ganitong suot. Mas malaki ang kikitain mo, Shai. Pwede bang Shine lang itawag ko sa'yo? Bahala ka. Ani ko at naupo sa harap ng salamin. Tumango itong lumapit sa akin at inumpisahang ayusan ako. Kahit bago lahat ng mga ito ay titiisin ko upang makauwi na ako. Ayoko na rito. Ang ganda ng mga mata mo, Shai. Kanino mo naman ang brown na mata? Tanong niya habang tinatali ang mahaba kong buhok. Sa ama ko. Nasaan pala sila? Hindi ba nila alam na nandito ka? Tanong niyang muli at nilagyan ng spray ang buhok ko. Ang alam nila, sa restaurant ang trabaho ko. Wala pa akong balita sa kanila at panigurado puro kasinungalingan na naman ang sinasabi ng tiyahin ko. Tiimbagang natulad ko. Ganun ba? Panigurado, makakapag-ipon ka naman dito kahit isang buwan ka lang sumayaw. Kung gusto mo naman na lumaki ang kita mo, ay magpatibol ka. Wika niya. Natapos na rin sa buhok ko. Pag-isipan ko muna yan. Sa ngayon, pagsasayaw muna ang gagawin ko. Ako naman bahala sa'yo eh. Bawal ilabas ang katibol dito nang walang pahintulot ni Mama. Saad niya at nag-spray ng pabango. Huwag mo akong madaliin. Muli ay napangiwi siya. Ngunit hindi maalis ang pagkamangha tuwing hahagurin niya ang aking katawan. Shai, para kang model. Meron ka bang lahi? Umikot ito sa aking likuran. Ang sabi sa akin ni Mama ay kahawig ko daw ang aking ama. Ah, ganun ba? O, tara na. Lumabas na tayo at papakita na kita kay Mama. Panigurado masaya yun dahil may bago siyang alaga. Hinila ako nito palabas, kaya halos magpati-anod na lang ako dito. Nang tuluyan kaming makababa kung saan sari-saring ingay ang maririnig mo sa paligid, amoy alak, sigarilyo na hindi pamilyar sa akin. Iba't ibang kulay ng ilaw ang siyang nagbibigay liwanag sa bawat parte ng sulok na tinatayuan namin. Natasha, nariyan ka lang pala. May lumapit sa amin. Ito ang matandang babae na nagpupumilit sumayaw ako sa malaswang entablado ng pagmamayari niya. Mabuti naman at napapayag mo na yan. Natauhan na ba? Kumawit si Natasha upang aluhin ito. Siyempre, Mama. Ganyan din naman ako nun, diba? Pero bonggang atin ngayon. Tingnan mo naman. Swak na swak sa panlasa ng mga dayo dito. Nakangiting tumango ang ginang. Kumbinsido agad. Sige na. Sumayaw ka ngayon pagkatapos niyan. Turo niya sa nakabikini kanina. Panigurado nga at tatalbugin mo ang mga kababaihan dito. At ano yung hawak mo? Magmamaskara ka pa? Tanong niya. Tumango ako. Nahihiya pa yan, Mama. Segunda ni Natasha. Napairap ako dahil sa matandang ito. Tawagin na lang natin siyang Lady in Mask. Diba, paniguradong pagkakaguluhan siya? Pangungumbinsin niya pa, sabay kindat sa akin ng palihim. O siya, sige. Pumunta na kayo sa backstage at matapos na ang isa. Nandito lang ako at magmamasid. Tinalikuran na kami nito upang maglakad patungo sa isang customer na lalaki. Hindi mawala ang masamang tingin ko rito hanggang sa higitin muli ako ni Natasha. Nang magawi sa backstage, ay naroon ang tatlong kababaihan. Gaya ni Natasha, ay ganoon rin ang kasuotan nila. Siya ba ang bagong salta? Yes, she is Shaira! Tugon ito, nanatili akong walang imik. Hi, Shaira!
I'm Kate. Mag-e-enjoy ka rito dahil mamaya lang dadayuhin tayo ng mga Adonis si Bathala. Natatawang ani niya at nakipagbeso sa akin. At ito naman si Abby at Faith. Turo niya sa mga kasama niya. Hello, cutie girl. Nakaka-insecure naman ang ganda mo. Talbog ang kutis namin sa balat mo. Tumayo rin ang tinawag nitong Abby. Katulad ng iba, ay hinagod pa niya ako. Magmamas ka pa? Tanong ng isang babae na nakaupo, si Faith. Oo, masyadong maraming tao. Hindi ako sanay. Lumapit sa akin si Natasha. Just ignore the people. Ang isipin mo ay mag-isa ka lang. May tatawid mo yun maayos. She led the way for me. Sinamahan niya ako hanggang makaakyat ng stage. Ramdam ko ang pangangatog ng tuhod. Kaya pinilit kong palakasin ang tindig upang hindi matumba sa sobrang kaba na nadarama ko. Buisit! Anong pinasok ko? Nagulat ako sa bigla ang pagsipol ng karamihan. Hindi ako halos makagalaw dahil doon. Woo! Sayaw na! Give your hot dance number, sexy lady! Sigaw nung nasa harap. Sasayaw na yan! Sasayaw na yan! Go, Shaira! Doon ay muli ako napasulyap sa likuran ko. Naka-thumbs up sa akin si Natasha na parang sinasabi niyang ayos lang yan. Nagpakawala ako ng malalim na hininga bago humarap sa maraming tao. Gagawin ko ito upang makaalis na ako sa lugar na ito. Upang magkapera at muling makapiling si Mama at ang aking mga kapatid. Nag-umpisa akong gumalaw at sa isip ko ay napapamura ako dahil sa tindi ng tinginan nila sa akin. Nanliliit ako sa sarili ko. Umikot ako kasabay ng malasong tugtugin. Nang muling humarap ay dumapo ang paningin ko sa isang lalaking seryosong nakatingin sa akin. Parang may kung anong meron sa titig niya na hindi ko mawari. Hindi ko maalis. Nahinto ako at parang may sariling buhay ang aking katawan dahil kusa itong sumayaw. Ang magaganda niyang mata na halos kahawig ng akin ay siyang nagbibigay gandang lalaki rito. Hindi ko alam kung paano at nairaos ko ang kahihiyang nagawa ko sa kanyang titig lamang. Kakaiba, hindi ko may paliwanag. You're good at dancing, Shaira. Anas ni Abby na halatang nakainom na dahil sa mapupungay nitong mata. Kanina pa kami nakatambay sa backstage dahil may panibagong grupo na humalili sa amin. Nakailang sayaw rin ako at nalagpasan ko yon dahil sa gwapong lalaki na nakamasid. Hindi ko makalimutan kung paano siya tumitig sa akin. Ang kanyang mata, ilong, tangina. Kabisado ko na ang kanyang muka. Nginitian ko na lang ang ilang papuri nila sa akin hanggang sa umabot ang hating gabi ay nanatili pa rin kami na naroon. Nagiinuman sila samantalang ako ay nakaupo lang at halos mangalay na ang likod ko sa sobrang inip na namumutawi sa akin. Shaira, nariyan ka pala. Si Natasha, mukhang lasing na. Ang dami pa sanang nagre-request ang sumayaw at sinisigaw nila ang lady in mask. Napaupo siya, hawak ang kanyang noo. Lasing ka na. Wala ka na bang trabaho? Tanong ko. Binaliwala akong sinabi niya. Meron pa. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko sarili ko. Bigla ay napayuko ito sa lamesa. Kaya halos sapuin ko ang kanyang muka dahil doon. Hayaan mo muna yan. Magpapahinga lang siya at mahihimasmasan rin. Sabad ni Abby. Inihiga nito si Natasha sa kahabaan ng sofa. Hoy! Ano ba kayo? Naroon ang mga Adonis at hinihinda na tayo. Bilisan niyo! Nilingon ko si Kate na halos tumili na at ipagsigawan sa buong club ang pangalang Adonis. Sino bang mga yun? Nilingon ako ni Abby. Halika, sumama ka. Sandali! Hindi ko natapos ang sasabihin sa bigla ang paghila nito. Sigurado akong namumula ng aking kamay sa kanina pa na puro hila ang nangyayari. Dumiretso sila sa isang VIP room. Malawak ang loob at may dalawang mahabang sofa sa magkabilaan. At sa side naman ng table ay single sofa. Doon ko lang napansin na merong apat na lalaking nakaupo roon. Napapalunok akong nag-iwas ng tingin kahit na
suot ko pa rin ang aking maskara. Oh, hi, pretty ladies. Bakit ang tagal nyo? Tanong ng isang lalaki. Nilingon ko yun. Naka navy blue long sleeve ito. Sorry, baby Vance. Kakatawag lang ni mama eh. Anas ni Kate, kasabay ng pag-upo niya sa hita nito. Nailing ako dahil sa eksenang yun. Bumaling ako kay Abby at halos mapahiya ako nang ako lang ang nakatayo. Kanya-kanya na sila ng upo habang katabi ang mga lalaki na hindi ko may pagkakailang gwapo. Sumulyap ako sa isang lalaki na nakaupo sa single sofa. At halos matigilan ako nang makita kung sino yun. Ang mayaman na kung tumitig sa akin kanina ay diretsyong nakatingin na naman ngayon sa kinatatayuan ko. Ano ba ang problema niya at ganyan siya makatingin? Nakakalusaw at aaminin kong napakagwapo niya. Walang hiya, Shaira. Anong gwapo? Tumigil ka nga. Lady in mask? Wow! Ikaw yung sumayaw kanina, di ba? Ako nga pala si Philip. And this handsome, turo niya sa katabi ni Faith, is Miguel. And this is lonely boy Jacob. Pakilala niya rito ng aasar. Muling na yung tamang paningin namin. Sobra kung makatingin siya habang nakasandal at magkakrus ang kamay. Hindi ko alam kung pinapatay niya na ako sa isip dahil sa titig niyang yan. Tusukin ko kaya ang maganda niyang mata. Medyo naiilam pa kasi si Lady Mask. Bago pa lang ito. Halika rito, maupo ka. Saad ni Kate at sinanyasan ako maupo sa katapat na upuan ng tinatawag na Jacob. Nang makaupo ay bigla akong inabutan ng basong may alak ni Faith sabay senya sa lalaking kaharap ko. Nakababa na ang kanyang paningin at abala itong iniikot ang yelo sa kanyang baso. Kinuha ko iyon at hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nang bigla ko iyong tunggain. Halos mapapikit ako sa pagngiwi sa nalasahang inumin ko. Sobra kong gumuhit ang sama ng lasa sa aking liig. Ano ba to? Hinaluan yata ng asin kaya sobrang hapdi sa liig. Pabagsak kong nilapag ang baso. Napapapikit pa ako dahil sa lasang yun. Hindi ko na inumin yan kahit kailan. Isumpaman! Nang iangat ko ang tingin, ay halos mapaatras ako sa sumalubong na titig. Sa lubong ang nagkakapala niyang kilay na nakatingin sa akin. Hinigitan pang sama ng tingin kanina lang. Tumikhim bigla si Vance, kaya nawalan paningin ko rito. Can I ask you a favor, Lady in Mask? Bigla ang tanong nito. Tumangu lang ako bilang sagot. Can you show your face here? Napamaang akong tumitig dito. Hindi ako bobo upang hindi maintindihan ang wikang Ingles. Nais niya kamong makita mukha ko? Pero bakit? Para saan pa? Nilingon ko si Abby. Nakangiti itong tumango na parang kinukumbinsi rin akong gawin yun. Wala naman sigurong mawawala kung hubarin ko ito, diba? Sila lang naman at wala namang ibang tao. Pagkatapos naman ito ay hindi ko na sila makikita pang muli. Woo! Take it off, Lady Mask! Anas ni Vance. Pumapalakpak pa na tila nais talaga makita ang mukha ko. Wala namang mangyayari siguro. Hindi rin naman ako magtatagal sa Maynila at sa buwisit na lugar na to. Mga ilang minuto muna ako nag-isip bago hawakan ang dulo ng aking buhok upang tanggalin na ang pagkakabuhol ng maskara. Ngunit nang saktong matanggal yun, ay siya namang paghila ng marahas na kamay sa akin. Napamura ako.